Okay, good day engineers. I'm here again, Engineer JC Valentos, okay, from Civil Engineer PH. So we are gonna talk about structural safety today. So mahalaga ito, ano? So I hope na tapusin niyo yung video kasi talagang malaking bagay ito pagdating sa reinforced concrete design. Although may silang discussion natin today, so yung ibang concepts dito is na-discuss na rin natin dun sa previous videos natin. So may in connection lang din siya, so may mga additional information lang tayo na kailangang ma-absorb before we go on to our next topics. So structural safety. So dahil may dalawang methods din tayo sa pagde-design, so meron din tayong dalawang methods para ma-ensure yung safety ng ating mga structure. Of course, for WSD and strength design. Okay, so dito muna tayo sa left side wherein nilagay ko yung mga ginagawa natin for WSD. So ipoportrait ko muna yung ating video. Okay, so there it is. Okay, so for WSD, to ensure our the safety of our structures, we first calculate the stress, of course, caused by those working loads. So pag sinabi natin working loads is yung mga loads na nilalagay natin, o tayo yung naglagay, or hindi natin multiply to any factor. Okay, so kung ano yung load na dapat i-carry ng ating structure is yun na yun mismo. And then pag nakuha mo na yung stress na i-cause noon, we will compare them to the allowable stresses given by the code. So dito sa Philippines, we need to follow NSCP. Of course, we need to be updated as long as possible. We use NSCP 2015. Okay, so may values yan sa NSCP. You just need to get or to find it. Later on, if we are gonna discuss or we are gonna solve more WSD problems, especially with the pag nagde-design na. Okay, like I said, we are gonna focus on strength design on this review, but I'm gonna find a way para makapag-discuss tayo ng WSD. Okay, so doon natin didi-discuss yung mga allowable stresses na to. Of course, iba yung allowable stresses natin sa column, sa beams, and sa bakal din, iba rin. So may allowable stresses din pag gagamit ka ng WSD sa bakal. So yun, one more thing na in-introduce din pala sa WSD is yung factor of safety. So napaka halaga nitong bagay na to. Napakahalaga nitong factor of safety sa pag-check ng ating structures. Especially, kung gusto mong mabilisan ma-check mo agad yung structure mo, kung safe ba siya. Okay, so gagamitin natin tong factor of safety against collapse. So ratio lang naman siya ng maximum stress over allowable stresses. So pag sa concrete or sa compressive stress natin, we have FC prime over FC or FY over FS for the tension side or for our steel. Okay, so ang values niyan is nag-range from 1.5 to 2.5. So this is the usual values, but it can go up. Okay, but okay lang din siya, maganda siya pag dumataas, pero hindi rin mainam kung sobrang taas na kasi magiging overdesign na yung ating structure. So for example, you have a maximum stress of 5,000 tapos may allowable stress na 1,000, so magkakaroon ka ng sagot na 5. So ibig sabihin 5 times na mas 5 times yung lakas ng structure mo versus dun sa inaallow mo lang na kailangan niyang dalit. Okay, so doon pa lang makikita mo na sobrang overdesign na nung structure mo. So ayun lang, ganun lang ang methods natin sa WSD to ensure structural safety. Then pupunta naman tayo sa strength design. Okay, so makinig kayong mabuti dito dahil napaka-importante nito. And yeah, mas magpo-focus tayo sa strength design katulad ng sabi ko. So marami tayong information dito sa strength design. Okay, so pagdating sa strength design is nagko-consider na tayo ng uncertainties. Okay, so like workmanship, dimension, materials used, of course the quality of materials, etc. So mas pinagtutunan natin ng pansin yung paglagay ng factors. Okay, load factors greater than 1. So itong load factors na to, nilalagay natin yan dun sa
working loads. So, minumultiply natin working loads before we use them to design our structure. So, example ko nga is yung ginagamit natin noon sa NSCP before, yung 1.4 DL plus 1.7 DL. Of course, it still depends on the load combinations. Okay, given by the code din yan. Ano? So, pag dito sa Pilipinas, NSCP 2015. So, ayun. One of the reasons why nilalagay natin tong mga load factors na to is, of course, we are using strength design. Ibig sabihin, nandun tayo sa ultimate stage. Or we are using to analyze our beam doon sa mismong region na nagfe-fail na yung ating structure. So, inaalaw na natin mag-fail yung ano natin, yung concrete, yung steel. So, parang sinasagad mo na. So, kinukuha mo yung sagad na o yung pinaka-lakas niya. Okay, so we need to be a little bit careful or we need to really be careful. Especially yung ating mga design methods, okay? So, kaya naglalagay na lang. Kaya naglagay sila ng factors dito sa ating working loads, okay? So, hindi lang yan. Ano? So, itong working loads na to, yun lang ang naisip ko kung bakit sila naglagay na ganun. That's the first factor of safety na nilagay nila sa strength design to make sure na hindi tayo hindi tayo aabot dun sa limit, ano? So, that's the first safety, okay? And then, meron din silang nilagay na strength reduction factor. Okay? So, yung strength reduction factor represented by phi. And then, Mn is actually our nominal moment or nominal strength. So, para makuha mo yung ultimate strength mo, kailangan mo i-multiply muna ng strength reduction factor yung nominal strength. Okay? So, dun mo palang magagamit yung mu to compare. Okay? So, itong strength reduction factor, ginagamit natin doon sa nominal strength. So, kinukuha mo yung nominal strength, which is yung yun yung mismong strength ng beam mo or strength ng yung structure. And then, dito naman sa load combinations, dyan natin nakukuha yung load na talagang i-carry ni structure. So, i-compare natin yung dalawa. Okay? So, yan yung structural safety method ni strength design. Okay? So, after mong makuha yun, ayun nga. So, i-compare mo na tong MU na makukuha mo based on the strength design analysis. So, itong strength design analysis natin, yung drawing ko sa ilalim. Okay? So, we'll talk more about that on our next videos because we are gonna give examples. Okay? And then, ito namang MU natin for our load, service loads, caused by our service loads. We are gonna get that by a maximum moment equation. Okay, so, kaya nag-drawing ako dyan. So, ipapakita natin. Itong WU. Yan yung working loads natin. So, para makuha natin yung MU dyan, gagamit tayo ng maximum moment equation. So, parang ina-analyze mo siya outside. And then, ito namang pang-counter natin, which is yung nominal strength natin. We need to analyze doon sa loob ng ating structure. Okay, so, you need to get that iba yung MU na kinukos nito ni working loads. Okay? And then, iba rin yung MU na makukuha mo base dito sa strength ng ating structure. So, pagbabanggayin mo silang dalawa. Okay? Pero, ang ginawa kasi ni ginawa ng mga designers natin is nilagyan pa natin ng reduction factor yung nominal strength. So, another safety yan. So, binabawasan mo pa yung strength nung na compute mo na kaya ng structure mo. Okay? First, yung working loads, hindi na siya yung actual working loads kasi nilagyan mo na load factors. So, nilakihan mo pa. That's good for our design. So, magiging mas safety siya. Of course, kasi imbis na halimbawa 20 kilograms, just an example, okay, sinabi mo 25 kilograms yung dadalhin. Okay, so yeah, it's gonna cause a little bit of pagkakaiba or additional dun sa ating structure dimensions, okay? Pero it's just enough for us to be safety. Okay? So we are
prioritizing our safety here. And then, ayun nga, pagdating pa dito sa actual strength ng ating structure, naglagay pa tayo ng reduction factor. So, yung value ng reduction factor is ranging from 0.9 to 0.65. 0.9 is for bending. Okay? And 0.65 for some columns. And there are a lot more in between nung dalawang numbers na yan. So, makuha mo rin yan sa ating code. Okay? So, sa America ACI, dito sa Pilipinas is NSCP 2015. I hope that you get this part, ano? Kasi yung iba, ito yung hindi nila makuha or hindi nila makuha yung concept. Okay, so minsan nagkakalituan dun sa MU. Pag-compare ng MU. So merong MU na makukuha mo mula dun sa working loads and then you will get an MU dun sa mismong strength ng strength ng beam mo. So, syempre magkukos ng bending tong applied load mo. And then, kailangan mo naman makuha yung bending strength ng structure mo. Pagbabanggain mo yung dalawa. Okay? But bago mo pagbanggain, i-apply mo muna yung reduction factor dun sa actual strength ng structure mo. Okay? So, I hope na malinaw po yun. And that's gonna be all for now. Maiksi lang yung video natin. And the topic's just short. But it is an important requirement for us to continue to our discussion on reinforced concrete. Okay, thank you. Thank you for watching and I hope that you consider subscribing and turning that notification bell on. Of course, soon we are gonna upload our next video and we are gonna talk about, yeah, malapit na tayo dun sa mismong design of beams, columns, okay? So tune in lang kayo. Thank you.